Hello, magandang araw sa inyong lahat. Bisitahin nga natin yung Paresan ni Diwata. So, pumunta po kami dyan and napakarami pong mga tao na bumisita sa kanyang paresan. Yung iba gustong ma-experience kung gaano kasarap yung mga luto ni Diwata at ng kanyang mga staff, syempre. So, nung nandyan po kami, mga kaibigan, ang daming mga nagpapapicture sa kanya. Maraming mga bisita siya. Gustong makita kung ano talaga yung itsura ni Diwata. So, nandyan, minsan nakakatuwa siya and masyadong seryoso din minsan. So, natawa ako nung time na yun nung nagpicture siya kasi may sinabi siya dun sa nagpa-picture na yan. Yan, yung nakita nyo dun sa kanyang likod, dun pala siya nakatira or nag-stay. Ito yung labas ng kanyang paresan. Yung labas po, mga kaibigan, ay hindi masyadong matao tulad ng mga nakikita natin dati na may mga vlogs na nag-appear sa social media na talagang pinipilian siya. Pero ngayon, ganyan po kapal or karami yung mga tao. Pero still, may mga pumipila pa rin. So, pumila po kami, mga kaibigan. And yan, maganda pa yung nasa likod ko. Totoo yan. Talagang vinidyo ko yan. Tapos, yung mga nandyan ay siguro for curiosity lang, no, na pumunta. Then kapag nakapila ka, makikita mo talaga yung mga pagpipilian din. May mga barbecue at iba pa. Yung mga pagkain nila, hindi lang po pares. Kung gusto mag-order ng iba, yan, nakikita nyo, marami kang pagpipilian. Pero that time, dahil nga uso pa rin sa kanya yung kanyang pagkain, yung pares, eh, yan yung una naming binili. And trinay namin kung talagang masusulit po namin. So, ganyan karami yung kanyang yung serving, no? Ayan. Talagang vinidyo ko yung nag-serve. So, may ano yan, may di ba magbabayad kami tapos parang may slip or may ano yung tawag yun sa papel na binibigay para i-claim mo, claiming stub, I mean, yung ibibigay mo doon. Tapos, syempre, pila-pila po yan. Marami po kasing bumili that time. And then, may ibibigay na rice, syempre, at may panulak din kasama yung 100 pesos. So, hawak-hawak ko yung ano, camera that time and then yung na-serve sa akin na pares. Tapos, lalagyan ng sabaw. And, of course, yung rice. Yan si Diwata, oh, walang ulo. Yung kanyang itsura dyan. So, kasamang rice, tapos lalagyan na po ng sabaw, mga kaibigan. Iyan po, yung masabaw na pares ni Diwata with soft drinks. Yan, may panulak. Ito yung mga ibang pagkain na pwedeng piliin. So, that time, yung 100 pesos is masasabi natin na sakto lang, enough. Kumbaga, hindi masyadong pricey yung mga pagkain ni Diwata that time. And tinikpan talaga namin kung masarap nga ba, ano yung lasa. Para sa akin naman, sakto lang, pero I will not rate it as 100% or perfect. Dahil nga, masasabi natin na compared sa iba pang mga paresan, masarap yung iba. Yung sa kanya siguro, dahil sa dami ng customer, hindi nabantayan ng maayos yung tamang timpla o tamang lasa. So, dahil nga busy siya, and of course, ang daming mga customers, minsan talaga hindi mo mababantayan, hindi mo matitikman pa siguro kung tama o eksakto o masarap yung lasa ng mga pagkain. Siguro nung una baka, no? Kaya maraming pumilat talaga sa kanya. But nung trinay talaga namin yung pagkain, okay lang. Okay din naman yung lasa, pero hindi perfect. Kung baga, i-rate natin 7.5 over 10 or 7 to 7.5. Ganun pa yung rating natin. Nag-enjoy naman kami dahil nakita namin si Diwata. Wala siyang shooting that time siguro. Wala siyang ibang busy schedule. Kaya buti na lang nasaktuhan namin si Diwata na talagang pinipilahan ang kanyang paresan. Doon sa kanyang harapan, actually, meron din nagtitinda. Pero nung nandyan kami, wala pa or hindi pa nagbukas yung kanyang tindahan. Talagang maganda yung experience namin.